Ang sanlibutan ay pag-aari ng Diyos, ang daigdig at ang mga tao. Napakagandang pagmasdan kung kinakikitaan ng pag-ibig, pagmamalasakit at pagkakaisa. Tayo pong lahat, Panginoon, buksan mo po ang aming mga labi at bibig upang ikaw ay aming papurihan at maging instrumento sa pagtatatag ng iyong kaharian dito sa lupa sa gitna ng pandemya. Dakilang pastol na aming tagapagligtas, lubos ang aming kagalakan sa araw na ito sa pakikipagtipan sa iyo. Ningatan mo kami sa buong linggo at ipinamala sa amin ang iyong katapatan. Tanggapin mo po ang aming panalangin at pasasalamat at tulungan kaming maisabuhay ang mga salitang maririnig namin mula sa iyo ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
tumatangis ang Espiritu Santo dulot ng ating mga kasalanan. Tayong lahat, masdan mo kami o aming Diyos at sagipin kami mula sa kapahamakan. Mapalad ka kung nagpapakumbaba sa Diyos at buong katapatang inihahayag ang iyong pagkakasala. Sumaiyo ang kapayapaan at paghahari ng Ama, Anak at Diwang Banal. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, sa pagpapatuloy ng aming pagdulog sa inyo ngayong umaga, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaang mula sa kabalisahan ng aming nadarama sa mga nangyayari sa aming kapaligiran nang dahil na rin sa virus ng COVID-19. Kaya naman po, Panginoon, patuloy ang aming kahilingan ng pagpapagaling sa lahat ng may karamdaman. Nasa ospital man sila o nasa takanlang mga tahanan, dakilang Diyos, ipuuin niyo po sila ng iyong pagpalang kamay at ipagkaloob ang kaganapan ng kagalingan sa kanilang mga sakit. Kaya hindi naman po, Panginoon, kaaliwan doon sa mga namatayan at trabaho at kabuhayan sa mga nawalan nito sa panahong ito ng pandemic. Idinadalangin din po namin ang pangangailangan ng aming bayan ng bakuna. Nawa, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong kalooban ay matugunan ito. Patuloy nawang maging ligtas ang mga bakunang ito sa bawat matuturukan nito. At pagpalain din po ninyo ang mga leader ng aming bayan, naway ilayo po ninyo sila sa korupsyon, lalo na ngayong may bigayan ng ayuda mula sa national government, na magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat anak mo na bahagi sa Iglesia ng Cosmo Taguig. Patuloy mo nawang gamitin ang pagsambang ito sa aming mga tahanan at devotional na magsilbing pagpapaalala sa aming lahat ng iyong kapangyarihan at kahabagan sa bawat anak mo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, muli aming Diyos, sama-sama naming idinadalangin na pagalingin po ninyo ang aming bayan. At lahat ng ito'y dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
mula sa banal na kasulatan, 1 Thessalonica 5 verse 16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Pagpalain nawa ang pagbasa ng banal na kasulatan. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Dalangin ko po na nawa ay nasa mabuti at maayos tayong kalagayan. Lalo na't hanggang ngayon, mahigit isang taon na, ay parang lalo pang lumalakas ang bangis ng COVID-19. Hindi lamang mga hospital facilities ang kinukulang, kundi maging mga health workers. Karamihan sa kanila ay mga nahawahan na ng virus. Kaya minsan naitanong ko sa aking sarili, kailan ba matatapos ang krisis na ito kung patuloy pa rin dumarami ang variant ng virus na ito? Pumasok din sa aking isipan na isang katotohanan, mga kapatid, ang mga nangyayaring ito.
na isang tunay na pagsubok of gratitude or thankfulness ay hindi sa panahon ng kasaganaan, kundi sa panahon ng kahirapan at pangangailangan. Mga kapatid, sadyang napakahirap bilangin ng mga pagpapalang palaging nasa sa atin o nasa iyo. Katulad ng mga anghel, they were created in perfect environment, tuloy-tuloy na tumatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Kaya naman hindi nila alam ang tungkol sa salitang kahirapan or pain or death. Hindi kasi nila nararanasan ito. At imbes na maging mapagpasalamat, naghangad pa at nagrebelde pa sa Diyos at nagnais pang higitan ang Panginoon. Sabi nga sa Isaiah 14:13-14, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. At nakikita nating muli ang ganitong pattern sa sangkatauhan. Sinasabi nga sa kasaysayan na ang taong ipinanganak sa kasaganaan, kadalasan sila yung mahirap mong maringgan ng pagpapasalamat. At marinig sa mga anak ng Diyos ay mayroong mga ganitong pag-uugali. At maging sa mga anak ng Diyos ay mayroon ding mga ganitong pag-uugali, bagamat hindi naman lahat. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming dumudulog sa inyong banal na harapan upang ikaw ay purihin at pasalamatan. Pagkalooban nga po ninyo kami ng karunungan habang pinagbubulayan namin ang iyong mga salita at masumpungan ang tamang paglalapat nito sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pasalamatan, papurihan ang Diyos sa gitna ng crisis. Thanking, praising God in the midst of crisis. Yan po ang pamagat ng ating pagbubulay na hinango sa Unang Tesalonika chapter 5 verses 16 to 18. Sa katotohanan, mga kapatid, ang appreciation often comes when we are deprived or something. Na isang katotohanan na sa pamamagitan ng mga kahirapan, adversity, that madidevelop o nabubuo yung kapasidad natin ng tunay na pagpapasalamat at tunay na kagalakan. Bagamat hindi ko sinabi yung mga pagpapala ay hindi nagbubunga ng kagalakan, pero yung totoong pasasalamat ay nagmumula sa mga karanasan nating napakahirap na ating napagtagumpayan. At ang ating teksto, mga kapatid, ay magpapaalala sa ating muli bilang mga alagad ni Jesus na ang ating Panginoon ay naglalayon at umaasa sa atin na maging isang taong mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Katunayan, mga kapatid, isa po ito sa mga susi upang mapagtagumpayan natin ang mga krisis ng buhay. Having a thankful or grateful heart, not later but now. Ang bahaging ito ng ating teksto ay isang maigsi, subalit very powerful na tagubilin ni Pablo sa mga Thessalonians. Sabi nga sa verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kanino po tayo dapat magpasalamat? Malino sa teksto kundi sa ating Diyos na may tatlong persona. Sabi sa 1 Chronicles, nang magkagayoy ng araw na iyo'y unang iniutos ni David, ang magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kamay ni Asaph at ng kanyang mga kapatid. O kayo'y magpasalamat sa Panginoon, magsitawag kayo sa kanyang pangalan, ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Magsiawit kayo sa Kanya
Magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Kanya at salitain ninyo ang lahat niyang mga kamangha-manghang gawa. Hindi ang ating mga sarili o ibang tao ang dapat pasalamatan, kundi sa Diyos lamang. At kailan tayo dapat magpasalamat sa Diyos? In good or bad times, or sa kasaganaan man o sa kakapusan or kahirapan. Sabi nga po ng ating teksto, magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga po sa Job 2 verses 9 to 10, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Alam naman nating lahat ang nangyari at kasaysayan kay ni Job. Namatayan ang mga anak, naubos ang kanyang kabuhayan, at nangyari ang lahat ng iyan sa loob lamang ng isang araw. Iniwan ng mga kaibigan at nagtaglay ng sakit na hindi pangkaraniwan, subalit sa kabila ng lahat ng iyan, mula sa kanyang kasaganaan hanggang kahirapan, siya'y nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. At bakit tayo magpapasalamat sa Diyos? Sapagkat ito ang kanyang kalooban, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan. Kalooban ng Diyos na tayo'y magpasalamat sa Kanya. Sabi ko nga, sapagkat ito ang kanyang kalooban na gawin ng mga mananampalataya, nagagalak po ang Diyos sa isang taong may mapagpasalamat na puso. Natatandaan po ba ninyo ang istorya ng 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon? Nang sila'y magsigaling, tanging isa lamang ang bumalik at nagpasalamat kay Jesus. Kaya ang tanong ng Panginoon, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? At sinabi pa ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Paano ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Una sa lahat, by worshiping the Lord through songs and praise. Mula sa ating mga pagsamba, sa pamamagitan ng awit at pagpupuri. By giving cheerfully and generously to Him and His gospel work, yung ating pagkakaloob at sa gawain ng Panginoon. By serving the Lord's kingdom, by testifying publicly to the Lord's goodness to us through answered prayer, and by sharing the gospel of Jesus to others. Alam niyo mga kapatid, ang karanasan natin ay isang buhay na dapat na pinagpapasalamat. Buhay sa ating buhay. Hindi tayo makakapagpasalamat at hindi natin maipapahayag ang tunay na kabutihan ng Diyos kung sa sarili lamang natin ito. Dapat ipinapahayag ito. Lalo na yung mga panalangin tinugon ng Diyos, mga kapatid, ay dapat na ibabahagi rin natin ito sa iba upang patunayan sa kanila ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay isang buhay na Diyos. Pero ito ngayon ang tanong, mga kapatid. Pwede mo rin itanong sa katabi mo, ano ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos sa kasalukuyang krisis na ating kinakaharap, ang COVID-19? Pag dinignan mo, mga kapatid, ang tanong na ito ay parang napakahirap sagutin, ano ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos sa ating kinakaharap na krisis. Walang iba ang COVID-19. Meron nga bang dapat ipagpasalamat? Pero ang sagot dyan, mga kapatid, mayroon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa gitna ng COVID-19 crisis for providing us a pause in our current life.
Alam nating lahat na mahalaga ang pause o panandali ang hinto, stop or rest. Hindi lamang sa pagsasalita kundi maging sa pagbabasa. Hindi pwede ang tuloy-tuloy na pagsasalita maubusan ka ng hangin. Kailangan sandaling huminto sa pamamagitan ng pause na ito ay hinahayaan tayong gawin ang mga sumusunod. Una sa lahat, sa pamamagitan ng pause na ito ay hinahayaan tayong mag-reflect on life's realities and important lesson. Hinahayaan tayong pagbulayan ang mga katotohanan ng nangyayari sa buhay at ang mga aral na mapupulot dito. Sa panahon ng COVID, ang realidad po ay nakakahawa at pumapatay ang virus na ito. At ang aral, mag-ingat. Ingatan ang sarili para sa ating mahal sa buhay at kapwa at higit sa lahat, huwag matigas ang ulo. Palagi ko pong sinasabi ito, dapat walang Kristiyanong matigas ang ulo, lalo na kung ang involved nito ay global. Sundin ang mga health protocols, face mask, face shield, sanitation at social distancing. Consider these lessons from COVID. Una sa lahat, life is short. Death is sure. Jobs or worldly riches are temporary. Health is wealth. Tomorrow is not promised. Eternity is at hand. And at the same time, are we ready to face our Maker? And finally, only Christ can save. Ito yung mga i-consider natin na mga pwede nating matutunan sa panahon ng COVID at hindi puro Facebook lang. Review and evaluate our spiritual life or relationship with the Lord. Sa gitna ng COVID crisis, we are forced to review and evaluate our life's priorities and values. Ano po ang ibig sabihin nito? Sapagkat isang katotohanan din mga kapatid, sa panahon ito, mas maraming tao ang higit na nagpapahalaga sa ibinibigay ng mundong ito kaysa mga pagpapalang sa Diyos naman talaga nang gagaling. Sabi nga sa Marcos 8, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad, at sa kanya sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yon. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan man ang buong sanglibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ano ba yung priority natin, mga kapatid? At ano yung mga pinahahalagahan natin sa ating buhay? Magandang tignan, magandang evaluate, at magandang makita rin ang bunga. Kung sa material tayo nakafocus, na alam natin ang mga material na bagay ay ito yung mga bagay na may simula at siguradong mayroong wakas. Subalit ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya, alam nating ito'y pang walang hanggan. Review and evaluate our spiritual life and relationship with the Lord, our life's priorities and values. Pangatlo, resolve to make necessary and important changes in our attitude and behavior that will significantly impact our life in the ahead. Meaning, mga kapatid, baguhin ang mga dapat baguhin sa ating buhay para sa lalong ikaluluwalhati sa Diyos. Isa rin ito sa ating dapat na ipinagpapasalamat sa COVID crisis na ito. Manatili sa bahay at magsiyasat sa sarili. Manalangin at pagbulayan ang banal na kasulatan. Dahil sa panahong walang COVID, malamang na nasa mga mall tayo at pag-aalagala kahit walang dahilan. Napakaraming oras ang nasasayang. Napakaraming nangangailangan ng ating mga panalangin, mga may sakit sa mga ospital, mga naulila ng mga namatayan, mga nawalan ng trabaho at kabuhayan,
ang mga health workers maging ng ating pamahalaan ay nangangailangan din sila ng ating mga panalangin. At tayong, huwag tayong mahiyang ibahagi ang mabuting balita kung may pagkakataon. Sabi nga sa Romans 1:16-17, hindi ko ikinaihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ano ngayon ang hamon sa atin mga kapatid? Kung gayon sa panahong ito ng pandemya, ano yung nilalayo ng Diyos na gawin ng kanyang mga anak? What are these godly resolutions? Una sa lahat, it is more about our spiritual disciplines. Tulad ng pananalangin, pagsamba, pagbabasa at pagbubulay ng banal na kasulatan, pagkakaloob at iba pa, maging ng pagpapalagom ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Pangalawa, it is with regards to our life's priorities and goals. May kaugnayan po ito sa mga higit nating pinahahalagahan sa ating buhay. Sa panahong ito ng crisis, ano ang maituturing nating pinakamahalaga na dapat at mas higit na bigyan ng pansin? Isang taon nang mahigit, mga kapatid. Ikaw sa iyong sarili, sa ating mga sarili, ano na ang naging bunga o pagbabago ng ating pananatili sa ating mga tahanan? Sa mga panahong akala natin wala tayong magagawa, ito yung pagkakataon binigay ng Diyos at tandaan natin mga kapatid. Tulad ni Job, may mga pangyayari sa ating buhay na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin hanggang sa panahong ito na isang pagsubok sa ating pananampalataya at sa pamamagitan din ng mga pagsubok na ito mga kapatid, ay makikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ay sandaling himuko, manahimik sa diwa ng banal na Espiritu, at tayo'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na makaniig namin ang iyong Espiritu. Nawa ay patuloy naming pagbulayan ang iyong mga salita mula sa karunungan ng banal na Espiritu, at ang lahat ng ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Pagsamasamahin natin ngayon mga kapatid ang mga pinagpagalan ng ating mga kamay upang sa tulong ng Diyos ay makapagbuo tayo ng isang pamayanang naglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Amen. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang patuloy ninyong ipinagkakalob sa amin. Kalaki po na aming pasasalamat, tanggapin naman po ninyo at pagpalain ang aming mga handog at ikapo. Sa pangalan ni Jesus, amen.
sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, naway patuloy po kayong mag-ingat sa amin, O Diyos, at patuloy din naming taglayin ang iyong mayamang pagpapala. Humayo tayong taglay ang pananampalataya at pagtitiwalang pangungunahan tayo ng Diyos. Lumakad tayong may pag-asa sa Kanyang pangako at sumunod tayong may pag-ibig at paglilingkod sa lahat. At ang mayamang pagpapala ay sumaatin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen.